Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangon, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalisita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis.
Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila hindi hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Nang magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay na buwal ang mga kawal, ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon kami iyong ligtas at ang lawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manasis at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha iyong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami ang pangaralan upang aming matutuhan salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang babalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligayang pagdating dito po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ay malinaw na inilahad sa lahat, sa lalo tigit sa mga nais sumunod sa Kanya, ang Kanyang pamantayan sa gampaning ito o gawaing ito. Kung nais ni naman ang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito ang malinaw na instruction na ating Panginoon sa mga nais na sumunod sa Kanya. Limutin ang sarili, pasanin ang krus. Nangangahulugan lamang na ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay pagsunod doon sa kanyang buhay sakripisyo. Sapagkat ito ang maliwanag na buhay ng ating Panginoon, the life of sacrifice. Kaya naman, makikita natin doon sa ating Ebanghelyo na naroon ang ating Panginoong Hesukristo na laging handang tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Sa tunay, napakarami ng taong lumalapit sa ating Panginoon dahil alam na nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, yung pagkakataong ito ay nagdala sa ating Panginoon sa kanyang mga kasamahan na ilaan ang kanilang buong sarili para sa mga tao, ano pa, hindi man lamang nila makuhang kumain. Kaya ito yung nagdala doon sa mga kasambahay ng ating Panginoon para siya o sila ay sunduin dahil ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. So, hindi nila maunawaan kung bakit ang ating Panginoon laan ang lahat para sa mga tao. Laan ang kanyang buong sarili para matugunan ang pangangailangan ng sambayanan. Kaya nga nandoon yung kanyang kahandaan na limutin maging ang kanyang sarili para matugunan ang pangangailangan ng sambayanan. Kaya doon natin makikita kung bakit ang standard ng ating Panginoon, ang hinihiling ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod ay ito. Ang kahandaang limutin ang kanyang sarili, pasanin ang krus, ibig sabihin harapin ang sakripisyo, at sumunod sa ating Panginoon. So tunay, ito yung buhay na ipinakita ng ating Panginoon. Isang buhay ng sakripisyo. Buhay ng paglalaan ng sarili para sa sambayanan. Sapagkat malinaw sa ating Panginoon, ito yung kanyang misyon. Kaya wala siyang ibang hangad kundi ang tugunan ang pangangailangan nating mga tao. Kaya naman, nagpapaalala sa ating yan ang ating Panginoon na sa ating pagsusubikap na sumunod sa Kanya, kailangan din natin na maglaan ng sakripisyo para sa Kanya. Ito yung malaking hamong ibinibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Sapagkat, ito na eh, malaking hamon ito para sa atin ngayon, sa kapanahunan natin ngayon. Alam naman natin, ang panahon natin ngayon, lahat na ipinadadali. Ayaw na nang mahihirapan. Ayaw na nang magsasakripisyo pa.
Tinan nyo ang ating mga kagamitan, di ba? Eh, padali na ng padali. Puro pindot na lang. Eh, pero nililinaw sa ating ngayon ang ating Panginoon na sa ating pagsunod sa Kanya, tunay, kailangan pa rin tayo maglaan ng mumunting sakripisyo. At yun sana ang maging malinaw sa atin at huwag tayong matakot na maglaan ng mumunting sakripisyo para sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan, ang sakripisyo ni Kristo ang nagdala sa atin patungo sa ating kaligtasan. Kaya nga, ito rin, ano, yung hinihingi sa atin ating Panginoon, yung sumunod tayo sa Kanya. Maglaan tayo ng mumunting sakripisyo para sa Kanya, sapagkat ito ang tunay na magdadala din sa atin para makimit natin yung ating kaligtasan. Kailangan makaranas din tayo ng mumunting paghihirap. Dahil, tunay, ang mundong ating ginagalawan, lahat ang iniyahain sa atin ay madaling buhay. At yun na nga, yung ating hinahangad. Eh, pero lagi nating aalalahanin, no? Bahagi ng buhay natin bilang tagasunod ng ating Panginoon, ang sakripisyo. Kaya, maging handa lagi tayo sa ganitong pagkakataon. Mga mumunting sakripisyo lamang naman ito. No? Ang kailangan lang, edi maging handa tayo at makisa sa ating Panginoon, ialay natin sa ating Panginoon, at tunay, makakamit natin ng tagumpay. Ito ang buhay na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Ito yung buhay na ipinakita niya sa atin. Kaya ito rin yung buhay na dapat nating tahakin sapagkat ito ang tunay na maghahatid sa atin patungo sa landas ng kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alok at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nagdi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan naruwaraw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ako naging
Diyos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang
ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balalapagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Isasagawa po naman natin ngayon ang liturhiya ng pagpapagaling. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubayan lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ang pagbasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparnong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may gilid ng ating extension area. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio.